Ang title po natin ngayon ay yung No Longer I, But Christ. Yeah, No Longer I, But Christ. Ayan na, kung narinig niyo si Bishop dati mag-preach, ang lagi niyang tinuturo sa amin na hindi ko makalimutan kahit high school pa ako noon. Kasi yung lagi niya sinasabi, it's no longer I. Ito daw yung letter I na kapag nakikristo na daw tayo, hindi na to nagiging tweed na I, kundi nagiging bended na daw. Yung nagiging letter C na. Ayan, di ba? Na it's no longer I, but Christ. Na itong I na to, dati mayabang to, pero nagiging humble na siya kapag nasa kanya na si Christ, 'di ba? Kaya sabi niya nga, well, may nagwawalis ba daw na nakaganto, 'di ba? 'Di ba? Pag nagwawalis talagang na kayo, yung parang nagiging servant na nga tayo, 'di ba? At kapag si Jesus na 'yung nabubuhay sa atin, nag-iiba na tayo. Nagiging bago na tayo, yung nawawala na 'yung mga dati nating pamumuhay. Kaya 'di ba 'yan 'yung it's no longer I, but Christ na. Ayan, sabi nga po sa Galatians 2:20. Ito 'yung verse natin, 'di ba? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Nakakatawa to kasi na-realize ko, nabuti nga nakalagay dito, napako ako sa krus kasama si Kristo. Hindi yung napako ako sa krus mag-isa, kundi 'di ba, kasama natin si Kristo. Kaya yung pagda-die to self, madali siya para sa atin kasi nagawa na yun ni Jesus. Nabuti na lang merong with Christ, 'di ba? Tapos sa Tagalog, wasahin natin. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ulitin natin na hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. 'Di ba? Kaya sa lahat ng mga, kahit nga mga bago, 'di ba? Kapag bago pa lang silang Christian, tinuturo natin sa kanila yung lordship, 'di ba, na pagka naging Christian ka, darating yung time na mababago yung buhay mo, 'di ba? Na hindi na ikaw yung masusunod sa sarili mo, kundi si Kristo na, si Jesus na. Kaya lalong-lalo na sa mga matagal na dito mga Kristiyano, 'di ba? Na naalala niyo yung water baptism natin. Yung water baptism niyo, kung kailan kayo na-baptize, ano yung moment na yon? Ano yung naramdaman mo noon, 'di ba? Ano yung pinaka naalala mo sa water baptism mo, 'di ba? Napaka-memorable sa atin ng water baptism natin kasi dati kasi nung hindi ka pa nababaptize, yung words lang, sinasabi mo lang na oo, si Jesus na yung Lord ko. Pero chinalenge namin kayo na magpa-water baptism na. Ibig sabihin ng water baptism, publicly sa harap ng maraming tao sinasabi mo, si Jesus na yung Lord ng buhay ko. Hindi na ako yung masusunod, kundi si Jesus na. 'Di ba? Kaya naalala niyo yung araw na 'yan na yung iba madamdamin, 'di ba? Na hindi halos makahinga sa kakaiyak nung bibinabdice sila dahil nga, syempre, moment nila yon na parang sinasabi nila sa lahat, hindi na ako yung mabubuhay sa sarili ko, kundi si Jesus. Di ba nagjo-joke-joke nga tayo dyan na pagkatapos ng water baptism, yung tubig, nandun na yung kasalanan, di ba? Kasi ang meaning ng water baptism, para tong paglilibing, di ba, sa mga nag-one-to-one, na paglubog mo sa tubig, para ka nang namatay, naiwan na yung dati mong pamumuhay doon sa ilalim. Ngayon, pagbangon mo, para ka ng bagong buhay. Di ba ganun yung meaning? Kaya, pagkaangat mo doon, parang sinasabi mo na, Lord, hindi na ako yung masusunod sa sarili ko, kundi ikaw na. Di ba? Kaya, naalala nyo yun, mga time na yun, na sinabi nyo, Lord, ikaw na yung maging Lord ng buhay ko. Pero, lahat naman siguro sa atin, di ba, naka-attend na tayo ng burol. Naka-attend na ba kayo ng burol na yung habang, yung kabaong sa harapan, biglang bumangon? Sino dito naka-attend na ng ganun? Siyempre, di ba, kung iisipin mo, nakakatakot yun, baka magtakbuhan tayo pagka nakakita tayo ng gano'n. Kasi in-expect mo, yung patay na yon dapat hindi na siya gumalaw, di ba? Patay na siya eh, dapat hindi na siya mag-react. Wala na siyang gagawin sa sarili niya, di ba? Alam mo yon. Pero, ganun din sa mga Kristiyano, minsan, pag nabubuhay pa tayo sa, na dapat patay na tayo, nakakatakot yung mga ganong Kristiyan. Kaya minsan natatakot tayo dyan sa katabi natin kapag bumabalik yung dating siya. Diba? Na, uy, hindi ka na ganyan, binago ka na ni Lord, diba? Bakit bumabalik na naman yung pagiging ganyan mo? Diba? Kaya kapag nabubuhay na naman tayo sa dating tayo, nakakatakot na naman tayo tuloy, diba? Kaya yun yung sinasabi ng, diba, ng Bible, diba, na sa pagtagal-tagal ng panahon, yung mga matatagal ng Kristiyano, nalilimutan nila na, oo nga pala, hindi na nga pala ako yung dapat nabubuhay sa sarili ko, kundi si Kristo na. Diba? Natatandaan natin lahat yan. It's no longer I who lives but Christ. Diba? At sa Matthew 16:24,
alam natin na ang invitation ni Jesus sa lahat ng mga gustong sumunod sa Kanya, hindi come and dine, hindi yung, hala, kasama kayo sa akin at kumain kayo. Kundi ano ang invitation niya? Come and die. Di ba? Halika at mamatay kung gusto mong sumunod sa akin. Di ba? Kaya sabi dyan, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, talikuran niya ang kanyang sarili. Ayun yung deny yourself. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa English, di ba? Ano yung deny yourself? Dito sa NLT version, sa Matthew 16:24. Sabi, then Jesus said to his disciples, if any of you wants to be my follower, you must give up your old way. Ibig sabihin ng deny yourself, iiwan mo yung sarili mong desire, sarili mong plano sa buhay mo, at tatanggapin mo yung plano ng Panginoon sa buhay mo. Kaya sabi dyan, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. Diba? Kaya naiintindihan ba natin lahat yun nung tinanggap natin si Jesus? Diba? Na hindi na nga pala ako yung masusunod, kundi ang plano na ng Panginoon. Yung prayer nga na, it's, ano, na let your will be done, diba, on earth as it is in heaven, at saka, Lord, not my will, but yours be done. Nang Lord, hindi na yung kagustuhan ko, kundi kagustuhan mo. Ilan sa atin nga yung nagpe-pray nun araw-araw na, Lord, sa pag-ano ko po, sa pagka-college ko, not my will, but yours be done. Kung saan ako mag-aaral, Lord, kung sino yung mapapangasawa ko, not my will, but yours be done. Diba? Lord, sa pera kong ito, not my will, but yours be done. Diba? Tayo bilang mga follower ng Panginoon, ganun na ba tayo, diba? Na si Lord na ba yung nasusunod sa atin? O bumabangon pa rin yung dapat patay na? Dapat hindi ka na ganyan, diba? Kasi patay ka na sa sarili mo, kundi si Jesus na yung nabubuhay. Kaya ano ba ibig sabihin nung take up your cross na sinasabi niyo? Ano ba ginagawa sa cross? Ano yung display? Bubuhatin lang ba yun? Diba, take up your cross, buhatin mo tong cross na to. Bakit ka kaya pinagbubuhat ng cross? Para ano? Para display. O ibig sabihin, diba, kaya pa pinapabuhat sa yun kasi dyan ka mamamatay. Diba? Na ibig sabihin nun, kaya ka pinagbubuhat ng cross para maalala mo to die daily. Na mamamatay ka sa sarili, kakalimutan mo yung sarili mong desire at pipiliin mo yung plano ng Panginoon. Kunwari sa umaga pa lang, pagising mo, ano, ako, sino ba mabubuhay, si Jesus o ako? Ikaw, ayaw mo mag-pray, ayaw mo magbasa ng Bible. Diba? Pero yung, kung siguro si Jesus na yung nabubuhay sa'yo, babangon ka, magpe-pray ka at magbabasang Bible. Kung ikaw lang yung nabubuhay sa sarili mo, kahit Linggo ngayon, wala kang pake, next time na lang, naantok pa ako ngayon eh. Hindi na muna ako magsa-Sunday school, habol na lang ako. Diba? Pag ikaw pa rin yung nabubuhay, ikaw magde-decide, diba? Kung ano oras ka darating sa church, kung absent ka ba ngayon o hindi. Diba? Pero kung si Jesus na yung nabubuhay, Linggo ngayon eh, para kay Lord to. Keep the Sabbath day holy, diba? Para sa Kanya to, araw ni Lord to. Kaya yung parang mga gano, diba? Sa umaga pa lang, may battle na. Sino ba ang mabubuhay sa akin? Ako ba? Ako ba magde-decide o si Jesus? Yan. Kaya yung mga tinatawag nating self-denial, diba? Na dine-deny mo yung mga, yung gustong-gusto nitong magkasala, gustong-gusto nitong magrebelde, pero ide-deny mo, self-denial, o yung die to self na tinatawag natin, na hindi na ikaw yung mabubuhay, kundi si Kristo na. May mga tinatawag kasi tayong carnal self, yun sa Bible, sa Romans 7:14, old man, sinful nature, tsaka flesh. Yung mga yan, kalaban mo yan, di ba, na yung mga carnal self natin, ayaw nito sumunod sa Panginoon. Ito yung mga tinatamad gawin yung kalooban ng Diyos, di ba? Pag sinabi rin old man, kunwari, dati kang mataray, dati kang nagsusugal, dati kang nagdodroga, dati kang ganito at ganyan, di ba? Pero ayun na yung dating ikaw, yung mga katangian mo nung hindi ka pa na kay Jesus, ayun yung tinatawag nating old man, yung old life mo, di ba? Na pag ano, yung mga dapat yung patay na, hindi na dapat nabubuhay, di ba? Hindi na dapat umaano dun sa, hindi na dapat tayo nagugulat na, oh, hindi ka na ganyan, di ba? Binago ka na ni Lord. Bakit bumabalik ka na naman sa pag-iinom, di ba? Ibig sabihin, nabubuhay na naman yung dapat patay na. Yan, so sabi nga sa 2 Timothy 3:1-5, di ba, tingnan nyo sa mga listahan ng mga tao sa huling araw, sa end time, sa panahon natin ngayon, unang-una to, yung sabi dito, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Dahil magiging makasarili ang mga tao. Unang-una yan, di ba? Sa malalaman yung end times na talaga, kapag yung mga tao mahilig na sa sarili nila. Kailangan ako bida. Yung mga pag nagiging bida-bida na, yan, yung end times na talaga. Kapag ka, ang dami ng mga tao gusto nila, sila lagi yung sikat, sila lagi yung napapansin. Yan, dapat, ay parang wala na silang pakialam sa ibang tao, basta sila, maging okay yung kalagayan nila.
ganyan yung mga yan. Tapos sabi nga rin daw, ang yung the praise lovers of themselves, yung sa verse na yan. Ang ibig sabihin daw ng lovers of themselves na yon sa Greek, yung philautos, phileo, yung ibig sabihin kasi ng phileo, love kiss, meaning daw parang like lovingly kissing ourselves. Yung parang pagmamahal na parang kinikiss mo yung sarili mo, ganun. Ganun-ganun na yung panahon ngayon na kung gano'n nila minamahal yung sarili nila. Pero diba, sabi nga dyan, hindi tayo kinreate ng Panginoon para mahalin ng yung sarili natin na parang maging idol tayo. Yung parang, yung tipo, yung ibig sabihin kasi nitong selfish love, yung pagmamahal mo sa sarili mo, wala ka ng paki sa iba. Basta ako may pagkain ako, kahit kayo, bahala kayo. Basta ako, kailangan may makain ako. Basta dapat maganda damit ko, bahala kayo kung wala kayo masuot. Parang gano'n, ibig sabihin yung mga pagmamahal sa sariling walang paki sa iba. Ayan yung ayaw ng Panginoon nga. At alam niyo ba, talagang ang tawag talaga dyan ay pride. Ito, yung ibig sabihin ng pride, ito yung main enemy to stop dying to self. Alam niyo kung bakit ayaw ng iba mag-die to self? Kasi nga dahil sa pride. E pakin niyo ba sa buhay ko? Yung pride kasi sinasabi, pakin niyo ba sa akin? E ito gusto ko mangyari sa buhay ko. Diba? Ayan yung pride na, dahil nga sa me, myself, and I, sobrang pagmamahal sa sarili yan, na walang paki sa iba. Bakit po kailangan ng Diyos? Ako ang Diyos ng sarili ko. Diba? Kaya sabi nga dito, all sin is based on pride and on self, which come from Satan. Na lahat talaga ng kasalanan, nagmula talaga yun sa pride. Kasi, bakit? Anong batas? Anong bawal? Diba? Kaya may mga nagsasabi nga na, ayoko yung mga Bible study, Bible, mga Christian na ganyan. Ayoko yan, papakailaman nyo lang buhay ko. Para sasabihin nyo lang, bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Parang ganun yung sinasabi nila, diba? Pero, ang totoo, diba? Kaya, yan, lahat ng mga kasalanan talaga yan, nagmula yan sa pride. Na ayokong pakialaman ako ng Diyos, ayokong pakialaman ako ng Bible. Na yung kay Satan niya, yung sa Ezekiel 28:15-17, dyan yung makikita yung rebellion ni Lucifer, diba? Hanggang sa naging si Satan siya. Sabi dyan, no, sa verse 17, naging mayabang ka dahil sa kagandahan mo, at ang karunungan mo'y ginamit mo sa paggawa ng masama para maging sikat ka. Ito ang dahilan kung bakit ibinagsak kita sa lupa. Diba? Kaya yun yung dahil sinabi ni Satan, ay ni Lucifer, gusto ko rin maging mataas, gusto ko maging Diyos. Kaya doon siya binagsak, diba? At alam nyo ba, nabanggit dito yung sa Job 41:15-17, tsaka 34. Dinescribe dito sa Bible yung spirit of pride. Yung may espiritu ng, kayan, kapalaluan o kayabangan. Ang tinatawag niya ng Bible na Leviathan. Yan, sabi, ang description ng Leviathan dito, sabi, ang likod niya ay may makakapal na kaliskis na parang panangga na nakasalansan. Sobrang dikit-dikit na ito na kahit ang hangin ay hindi makakalusot at walang makakatalukap nito. Sobrang tindi ng cover niya. Kanyang minamasdan ang bawat matataas na bagay. Siya ay hari sa lahat ng mga anak ng kapaluluan. King daw siya ng mga ma-pride, di ba, na mga yayabang. At sabi nga dito, ang pride makes people selfish and completely closes them off to anything external. Ayan yung itsura ng Leviathan, di ba? Na parang dahil sa kapal nga ng cover niya, di ba? Parang ganun din yung nangyayari sa mga taong selfish. Yan, ang nangyayari sa kanila, sinasasara lahat ng mga ano, ng mga ibang, wala na silang pake sa kahit anong bagay. Nasasara na yung isip nila sa mga ganun. Kundi, ang iniisip na lang nila yung self, basta ako importante ako. Importante meron akong ganito. Importante okay yung kalagayan ko. Wala akong pake sa iba. Ganun yung ibig sabihin. Tapos sabi nga dito, God does not tolerate this in His presence because ayaw ni Lord ng pride, na ma-pride, kasi ganito nga yung nangyari sa tao na yun. Pride does not allow the person to repent. Ang taong may pride, hindi yan magsisisi kahit kailan. Ano mali ko? Diba parang ganun? Hindi ko iaano yan na mali ako. Bahala kayo, basta para sa akin, ito yung tama. Kaya naalala ko nga yung sa paulit-ulit na sinasabi sa book ng Judges, di ba? Yung sabi doon, and everyone did what was right in their own eyes. Na yung sa panahon ngayon, di ba, marami naman talaga mga ganun na, ano, na ginagawa na lang nila kung ano yung tama sa paningin nila. Tapos sabi rin dyan, pride never recognizes the error or asks to be forgiven. Kahit kailan, hindi magsasorry yung mga ma-pride na tao. Hindi nila sasabihin na may mali sila. Tapos sabi, pride never allows for self-confrontation. Ayaw na nire-rebuke o kaya tinutuwid yung isang taong ma-pride. Diba? Ayaw niyang ano, para pag-usapan nila yung mali niya, ganun. Kaya sabi, pride never humbles itself. Yan, hindi rin nag-humble to. At pride leads to mistakes, twists the truth, and perverts the motivation of the heart, separates man from the Heavenly Father. Yan, nilalayo talaga yung tao sa Panginoon. At syempre, pride is sin and iniquity which cause the perversion of the heart. Diba? Kaya talagang
ano, yan yung nagiging cause, di ba? Bakit napapalayo yung tao sa Panginoon? Ang ibig sabihin din nito, ito, its only concern is self and its demands. Ang tao ma-pride, lagi niya sinasabi, I want to feel good. Basta okay sa pakiramdam, okay sa akin yan. Yan ang gusto kong mangyari sa buhay ko. I want to do what I want to do. Kung ano gusto ko, yun yung gagawin ko. I want to think as I want. Kung ano gusto kong isipin, yun iisipin ko. To live as I want. Mabuhay ko anong gusto ko. And to be Lord of myself. Anong Lord, Lord? Wala akong ibang Lord kundi sarili ko. Alam niyo ba yung ganyang statement? Ayan yung statement ng mga taong papuntang impyerno. Diba? Kaya sila mga napunta doon kasi ganyan yung mga salita nila. Wala akong ibang Diyos kundi sarili ko. Kaya diba sinasabi yan sa Matthew 7:13? Na sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Yung mga ganong salitaan, ayun yung highway to hell. Na basta kung ano gusto ko, gagawin ko. Diba? Kaya yun, dahil nga ayaw nilang tumanggap kay Jesus, ayaw nilang piliin yung buhay na sinasabi ng Panginoon, diyan ang pupunta nila. At sabi diyan, diba, marami ang pumapasok doon. Kasi maraming gustong gawin ko ano yung gusto niya, diba? At hindi yung gusto ng Panginoon. At alam niyo ba, meron ditong consequences of self-denial. Paano kapag ikaw, isa kang Kristiyano, tapos ayaw mong ano, i-deny yung sarili mo. Basta gusto mo pa rin kahit, oo, basta Kristiyano ako pero gagawin ko pa rin gusto ko. Hindi ko magagawa lahat ng gusto ng sabi ng Panginoon. Hindi ko magagawa lahat ng sinasabi ng Bible. Basta magsisimba ako, magiging Kristiyano ako, pero hindi ko gagawin lahat ng sinasabi ni Lord. Diba? Ibig sabihin niyan, ayaw mo mag-self-denial. Sabi, if you refuse to deny yourself, kapag pinili mo na yung sarili mong gusto kaysa sa gusto ng Panginoon, ito yung mga mangyayari. Sabi, if you refuse to deny yourself, number one, the flesh or sinful nature grow again. Yan, kapag ano, hindi ka na nagda-die to self, yung dating ikaw, di ba, ang dami ng binago ni Lord sa'yo eh. Ang dami ng pagbabago. Pero ang mangyayari, babalik na naman, mabubuhay na naman yung dati. Babalik na naman yung mga dati mong ginagawang kasalanan kapag hindi ka na nag-die to self. Yan, mag-grow again, babalik na naman yun. Tapos sunod, we lose spiritual perception. Yan, na kapag na hindi na tayo nagda-die to self, mas pinipili na natin yung gusto natin, hindi na natin, parang na tayo nagiging manhid. Hindi na natin alam yung gusto ng Panginoon, hindi na natin nakikita yung kung paano tignan ng Panginoon yung mga bagay. Parang nalalayo ka na talaga. Tapos sunod, we fall back into our old habits. Yung mga dati mo nang iniwan, sinuko, biglang ba, binabalikan mo na naman. Kasi yan, hindi ka na nagda-die to self. Yung mga dating, ano, hindi mo na ginagawa itong bagay. Ngayon, nag-excuse ka na, eh kasi ano eh, minsan lang naman eh. Eh kasi parang okay lang naman to eh. Diba? Pero yun, bumabalik ka na dati, hindi ka na ganun. Pero ngayon, bumabalik na naman. Tapos sunod, we lose sensitivity to the presence of God. Yan, hindi mo na nadadama yung presensya ng Panginoon. Pupunta ka sa church, pero wala. Wala kang maramdaman. Yung pag nag-pray ka, ang dry. Hindi, parang hindi umaangat sa kisame yung prayer mo. At parang nagiging routine na lang hanggang sa nawawala na yung desire mo mag-pray. Kapag hindi na tayo nagda-die to self. Sunod, when we stop dying to self, we become spiritually stagnant. Yung alam mo yun, tumatakbo lang yung taon, naging spiritual birthday ka, pero wala. Dahil nga ginagawa mo pa rin yung sarili mong gusto, hindi na lumalago, di ba? Ayun na lang, hindi na, parang may mga bagong dumarating sa church, pero mas natatalo pa siya, mas lumalalim pa yon kesa sa kanya, kasi tumigil na siya mag-die to self. Kaya nangyayari, hindi na siya nag-grow. Tapos sunod, we turn mechanical and rigid in everything we do. Ibig sabihin, lagi niya nalang sinasabi, dati, ganito yung ginawa ni Lord, dati, ganito yung mga ginawa ko, dati, ganito ako sa Panginoon, dati, ganito yung mga naranasan ko sa kanya. Puro dati-dati na lang, wala nang bago ngayon, di ba? Ganyan yung nangyayari sa mga hindi na nag-die to self. Paulot-ulot na lang, wala nang mga bago ngayon na ginagawa, na nararanasan kay Lord. Tapos sunod, we lose the blessing we have received. Yan, di ba, nung tinanggap mo si Jesus, ang dami mo natanggap na mga blessing mula sa kanya. Pero, kapag hindi ka na nag-die to self, maaaring mawala yung mga bagay na binigay niya, binigay sa'yo ng Panginoon. For example, may gift ka ng preaching. Pwede na rin na mawala na rin yun. Habang hindi na tayo nagda-die to self, pinipili na natin yung landas na gusto natin. Tapos sunod, we return to old habits and mentalities. Yan, dahil nga napapalayo na uli sa Panginoon, hindi na nagda-die to self, hindi na pinipili yung gusto ni Lord, nangyayari unti-unti na bumabalik na naman yung mga kaisipan, mga thoughts ng fear, doubt,
yung mga pagdududa, ganyan, impossibility, rejection, and more. Nagugulo na naman uli yung isip, pati yung mga habits na hindi ko na ito ginagawa dati, pero bumabalik na naman. Tasunod, the flow of supernatural spiritual activity will cease. Hindi ka na nakakaranas ng mga supernatural. Dati, kapag may mga problema ka, Bible lang. Magpapa-counsel ka lang sa Bible. Ngayon, tatawag ka na ng psychiatrist, nang tatawag ka na ng psychologist, kung ano nang anong tawag sa nangyayari sa buhay mo. Dati, naniniwala ka sa divine healing, konting may maramdaman ka ngayon, check up na, doktor na. Di ba? Kasi wala na eh, nawawala na yung faith mo. At yun nga yung huli, yung we cannot exercise our faith. Na kapag hindi na nagda-diet to self, hindi mo na mapagana yung faith mo. Hindi na tayo live by faith. Kundi nagli-live na tayo by sight, di ba? Na kung ano lang yung makita mo, ay, ganito na. Hindi mo na naalala yung mga sinabi ng Word of God, di ba? Kaya napakadelikado na habang tumatagal tayo Kristiyano, tapos kinakalimutan natin yung mag-die to self. Tapos alam niyo, di ba, si Jesus, Christ, the great role model of self-denial. Si Lord talaga, siya yung pinaka-role model nitong self-denial. Kasi bakit? Diyos siya yung Diyos at na makapangyarihan sa lahat. Siya yung Diyos na lumikha ng lahat. Pero, Christ had to die to the fact that He was God Almighty. Na, pinili pa rin niyang mamatay, di ba? Kahit na Diyos siya. Para lang, pinili niya maging tao para mailigtas lang tayo, di ba? Kaya, isipin niyo yun. Inalis niya muna yung ganong pamumuhay niya para lang mailigtas tayo. Kaya, ang pinaka-model talaga ng self-denial ay si Jesus. Kaya, ito nga, sabi dito, evidence and signs of a person who is dead to self. Ngayon, para ma-check natin, ha, check natin kung talagang tayo ay patay na sa ating mga sarili. Totoo ba na si Jesus na yung nabubuhay sa atin at hindi na yung sarili natin? Titignan natin itong mga evidence na to and signs of a person who is dead to self. Para masabi nating dead to self na isang tao, sabi dyan, ito yung someone, pakibalik, someone who dies to self daily in order to allow God first place in his or her heart. Yung pinili niya na, Lord, hindi ko po gagawin yung sarili kong kalooban kasi gusto ko po maging first ka lagi sa buhay ko. Yan, kaya pinili niya mag-die to self kasi para maibalik uli si Jesus sa right place. Kung si Jesus nawala na siya sa trono niya sa buhay natin, ibalik natin uli yan, di ba? Kaya minsan may mga pagkakataon na nagkakaproblema tayo sa sarili natin. Bakit ba ganito? Bakit ba napapagod na ako sa Christian life ko? Pero ang totoo kasi, napapagod ka na mabuhay dahil ikaw yung nabubuhay. Pero kapag si Jesus yung nabubuhay sa'yo, magiging madali yung Christian life mo. Diba? Kasi minsan, napapagod tayo, bakit ganito na lang yung ano ko, pamumuhay ko kay Lord? Kasi baka ikaw na lang ikaw yung nagiging in control, hindi na ang Panginoon. Kaya, check natin ngayon kung talagang ikaw ba ay dead to self na. Dahil yun talaga yung ano, diba, invitation ng Panginoon sa atin. Kaya sabi, a man or woman who is dead to self ay, tandaan niyo ito, has, number one, has no personal will. Wala na siyang ano, decision para sa sarili niya, kundi, Lord, kung ano talaga kalooban mo sa akin, yun yung gagawin ko. Gaya nga na sinabi ni Jesus sa John 5:19, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ako na anak ng Diyos ay walang magagawa kung sa sarili ko lang. Kundi ginagawa ko lang ang nakikita ko na ginagawa ng aking Ama. Na parang sa umaga pa lang, sabi mo, Lord, kalooban mo ba to? Kung hindi mo po ito kalooban, sawayin mo po ako dito. Na huwag niyo po hayaan na gawin ko to. Diba? Ilan sa atin yung ganun na sa buong buhay natin, sa lahat ng area ng buhay natin, sinasabi natin, hindi, wala akong magagawa kasi ito pinapagawa ni Lord sa akin. Diba? Huwag ka na magpastor, magganto ka na lang, magkakaroon ka pa na maraming pera. Sabi, ay, hindi ko magagawa yan kasi wala na akong personal will. Dahil kung ito yung pinapagawa sa akin ni Lord, ito yung kailangan kong gawin. Diba? Yung mga ganun na kaya mo, willing ka na i-give up yung mga bagay na gusto mo para sa kalooban ng Panginoon. Kasi minsan yung gusto natin, ikakapahamak natin yun, di ba? Pero kung yung gusto naman natin, and gusto rin ng Panginoon sa atin, bibigay naman niya yun, di ba? Pero pag may marami kasing pagkakataon na yung gusto natin, hindi siya batay sa Word of God, dun tayo sinasaway ni Lord, di ba? Pero kapag yung gusto mo, gusto rin ng Panginoon sa'yo, syempre ibibigay niya yun, di ba? Pero yan, una, wala na siyang personal will, hindi na siya kumukontra. Eh Lord, ayoko! Ayoko dyan, ayoko sa kanya. Ito gusto ko eh. Di ba? Pero pag sinabi ni Lord, hindi nga yan ang para sa'yo. Di ba? Pero yon, pag lumalaban pa, buhay pa yon, di ba? Ayoko, basta eh, hindi ko gusto yan. Di ba? Kapag ganun, lumalaban pa, buhay pa siya. Ayan. Tapos pangalawa, serves with the right motives. Yan, ang totoong patay na sa sarili,
pag naglilingkod yan, may tamang motibo. Hindi yung, gagalingan ko kasi, syempre, nandito pa naman sa harapan yung crush ko, di ba? Yung parang gagalingan mo dahil, para sagutin na ako nito, di ba? Para maisip niya na prayerful ako. A-attend ka ng prayer marathon para sabay kayo, umuwi. Di ba? Hindi ganun yung reason bakit nagpe-prayer marathon. Hindi ka nag-outreach para makapag-moment kayo, di ba? Hindi ganun yung ibig sabihin. Kundi pag naglilingkod tayo, pag kumakanta tayo dito, kumakanta ka kasi para malid mo yung mga tao sa worship. Tumutugtog ka para talagang makapag-worship yung mga tao ng maganda. Nagtuturo ka para matuto yung mga tinuturuan mo. Talagang yung mga tao nagsiserve with the right motives. Iniisip nila yung mga tao, hindi yung sarili nila. Hindi parang, para ma-display naman yung beauty ko, di ba? Doon ako sa harap lagi. Gusto ko yung laging nasa harap. Ganyan, hindi yung mga gano'n. Na, kundi nagsiserve sila ng right motive na, yung kagaya nga nasabi sa kanta natin, di ba? Let's forget about ourselves and magnify the Lord. Na, habang ginagawa mo yon, hindi mo naiisip yung sarili mo na kundi iniisip mo kung nalulugod ba si Lord. Di ba? Kaya yung ibang iba talaga sa turo sa mundo. Kasi di ba, kapag nag-perform tayo sa labas, yung unari, mga banda, di ba gustong-gusto nila, naghihiyawan yung mga fans, ganun. Pero sa Christian, sa pag tayo tubutugtog, umaawit sa Panginoon, ang audience natin isa lang, di ba? Ang gusto lang natin pumalakpak si Lord. Di ba, alin na kung anong isipin ng mga tao, basta ikaw yung puso mo totoong sumasamba sa Panginoon. Kaya, ayan, yung totoong patay na, hindi nagpapasikat yan, yung hindi yung binabalik-baliktad yung gitara kasi para makita yung galing niya, nakipag-contestan dun sa isang gitara pa, di ba, para makita na ang galing-galing mo, di ba? Kundi, ayan, hindi ganon. Kundi, para sa'yo, umaawit ka, tumutugtog ka lang para kay Lord. Na may tamang motibo, hindi yung ang aga mo kasi sabay kayo. Di ba? Ang aga mo para kasabay mo si ganito, di ba? Hindi yung ganon yung reason. At sunod, surrenders to the Heavenly Father and to delegated authority. Yan, ang totoong patay na sa sarili at si Jesus na yung nabubuhay, masunurin to. Opo, pastor, wag na muna kayong magbo-boyfriend. Opo, pastor, para makapaglingkod kayo ng mabuti. Opo, pastor. Opo, ate, sa mga nagtuturo sa kanila. Yun talaga pag sinabing, eto muna, i-priority nyo muna yung mga alaga nyo bago kayo mag-love life. Kasi hindi pa naman kayo magpapakasal, di ba? Opo, pastor, tama po kayo. Naniniwala po kaming kalooban ng Diyos yan. Di ba? Pero yung iba, nakikita sa labas, di ba? Nakikita, may nakikita nandoon at nandyan. Di ba? Kahit bawal daw, opo, pastor, pero hindi po namin mapigilan eh. Di ba? Parang may mga ganun. Pero yun nga, ang sinasabi nga dito, yung ang tao ang patay na sa sarili, pag sinabi ng Panginoon, wag muna, susunod ka, di ba? At kung yung mga delegated authority, kunwari, yung mga leader mo, mga spiritual leader, mentor, yan, nakikinig tayo sa mga pinapayo nila dahil alam natin according yun sa Word of God. Di ba? Kaya, sabi dyan, the choice to submit is a clear sign of death of self in the believer. Kapag ikaw yung tipong gano'n na, kapag sinabing, ganito muna, ito yung pinapagawa ni Lord, sumusunod yan, ibig sabihin, ayan na yung dead to self na. Hindi na inisip, grabe naman yan, ganyan-ganyan mga utos, hindi naman hindi reasonable, ganito, hindi man lang ako inisip, hindi consider, ganyan-ganyan-ganyan. At yan yung mga buhay na buhay pa. Buhay na buhay pa yung dating pagkatao niya. Yan. Tapos, yan di ba, kasi yan, pagka dati may pinapagalitan kaming full-time, nagsisimula sa letter A. Pagka pinapagalitan namin yun, hindi magpapalit yun bukas o kaya hindi attend yun nun. Pero dumating sa time na pag nire-rebuke na namin siya, natuwa kami ni Pastor kasi sabi namin, uy, praise God, nag-matured na siya. Hindi na siya na-offend, hindi na siya nagagalit. Ngayon, sasabi niya, opo, naniniwala po ako na ganyan-ganyan. Ngayon, opo, na, alam ko naman po na ganun-ganun. Ganun, nagbago na siya, naisip na, praise God, nag-grow na. Nakakaintindi na, di ba? Yung mga ganun. Kaya, ayun nga, di ba, may mga sa atin, di ba, pagka pinagalitan ba tayo, o kaya nirebuke tayo. Pag pumapalag ka, ibig sabihin, buhay na buhay ka pa. Pero kapag, oo nga, basta may mali rin naman ako eh, tsaka alam ko naman na may ganito ganyan. Di ba, alam ko naman, sabi rin ni Lord, ganyan-ganyan. Pag pumapalag yan, buhay pa yan. Yan. Pero kapag hindi na, oo na lang kay Lord, nagsasubmit, ibig sabihin yon talagang patay na sa sarili. Sunod, has no personal agenda. Yan, kapag naglilingkod yan, nag-outreach yan, talaga nagbibigay yan. Hindi yung alalahanin niyo ako sa ganyan-ganyan. Hindi tayo alam niyo, tayong mga nag-outreach, hindi tayo kagaya ng mga politiko o tayong mga naglilingkod. Hindi kagaya tayo ng mga politiko na mamaya may ayakapin akong bata, yung mga video nyo, i-ready nyo. Para malaman ng mga Muntinlupeño na yung kagawad nila compassionate, di ba?
i-ready yung mga picture, lalo na pag inabot ko na yung mga ano, yung mga ipapamigay. Picture ha? Yung kunwari, hindi tayo yung kunwari sa poster ng Give a Gift. Kailangan lahat ng picture doon sa Give a Gift, nandun ako. Yung mga nandun yung mga tumutulong ako, ilagay nyo yan dyan, di ba? Laki-lakihan nyo yung pangalan ko. Di ba? Hindi yung mga ganun ano, na pag naglilingkod tayo sa Panginoon, wala tayong personal agenda. Hindi tayo iniisip natin na para sumikat tayo, para maging ganto tayo, di ba? Siguro duhin nyo na hindi ako malilimutan dyan, laki-lakihan nyo yung mukha ko dyan. Tsaka yung pangalan ko, sa lahat ng mga ano, papamigay na ganito, yung pangalan ko ilagay nyo na ako yung nagbigay niyan. Hindi tayo kagaya ng mga politiko na nagpapasikat kasi para iboto sila. Kundi tayo, naglilingkod tayo para lang, dahil alam natin na yung reward din naman natin nasa langit, di ba? Hindi dito. Hindi tayo para magpasikat. Parang kung mapansin, oh, hindi yung ginagawa mo, edi okay, di ba? Ganun yung patay na. Yung patay ba nagsasabi, appreciate nyo ako? Yung patay ba sabihin nyo na ganito ako, ganyan? Diba, wala nang reaksyon yung patay, di ba? At wala na siyang personal agenda kapag gumagawa siya ng paglilingkod. Sunod, it is not easily offended. Yan dito, ang patay na, hindi na madaling ma-offend. Pinag-pray yung mga ano, mga ka-LG, tapos hindi ako nabanggit. Di ba, hindi nga makapag-LG, sisters daw pala tayo, ha? Pero pagpa-prayer, ano na, pag-prayer request na, hindi babanggit yung pangalan ko, family ba tayo, ganyan-ganyan. Parang ganun lang na offend na hindi ako kinamayan sa isang hilera na yun, kinamayan lahat, ako lang hindi. Hindi na ako aatin, di ba? Parang ganyan, parang may mga ganyan na mga bago na rin. Pangit ng preaching, pinaringgan na naman ako. Paano mo nalaman na ikaw hindi naman binanggit pangalan mo, di ba? Kaya may mga ganun minsan na, paano nako? Ako na naman tinutukoy dito. Kahit di naman binanggit pangalan niya, feeling, di ba? Kaya yung parang may sa mga ganito na na-open agad, di ba? Kasi nga, buhay na buhay pa sila. Pero kapag patay ka na, kahit sabihin mo yung nasa ano kabao, sabihin mo pangit mo, pangit ng makeup mo. Wala na yung sasabihin, di ba? Wala na siyang react, hindi na siya magaan. Kasi kadalasan nga ang pangit ng makeup ng mga nasa ano, di ba? Ayan, kasi hindi sila makapalag na, hindi ako nagpipink na lipstick, di ba? Ganun. Pero yun, wala silang magawa kung anong ilagay sa kanila. Yan, parang ganyan din, ang taong patay na, hindi na madaling ma-open. Sabi dito, if you are easily offended, your flesh is still alive and in control. Wala man lang paki sa damdamin ko, hindi man lang ako binanggit, hindi man lang ni-recognize na ganto ganyan. Ayan, yung mga madaling ma-open. Yan, at pero dahil patay na tayo, di ba? Si Jesus na nabubuhay sa atin, kung may mga insulto sa'yo, okay lang, ganun. Kung may mga appreciate sa'yo, thank you. Kung may mga away sa'yo, okay lang, di ako papatol. Diba, ganun yung patay na. Tapos sunod, does not allow emotions to control him or her. Nakakatakot yung picture, eh, no? Ayan. Ito nga, ang taong patay na, hindi na pabago-bago ng, ano, ng emotion na, kumbaga yung kinokontrol siya nito. Kunwari, diba yung parang, mas minipili mo yung emotion mo kaysa sa tamang dapat gawin. Kunwari, ano, inaano ka nung nakakainis, yung teacher ng Sunday school, naiinis siya dun sa isang estudyante niya. Parang dahil naiinis siya dun sa isang estudyante niya, ayaw niya na magturo. Pero, di ba, ano yung dapat niyang gawin? Yung nararamdaman niya, ay, dapat niyang sundin. Yung nararamdaman niya, o yung tamang dapat gawin. Kailangan, kahit naiinis siya dun, tutuloy pa rin siyang magturo. Magbabaitan pa rin niya, di ba? Na hindi yung di susuko na siya sa ano mga dapat niya gawin. Kunwari, galit na galit ka pero umupo ka na dito, 'di ba? Hindi nakokontrol niya yung emotion niya, hindi yung hinahayaan niya na makontrol siya ng emotion niya. Yan, kaya lagi niya iniisip, ito ba ang gusto ni Lord o yung damdamin niya lang, 'di ba? Yan, kunwari ayaw na ayaw niyang ano, ayaw, yung pakiramdam niya, ayaw niya pumunta ngayon sa church. Pero isipin mo ano ba ang tama? Tama na pumunta ako sa ano, magsumamba ako ngayong araw. Kaya yun yung ginagawa niya. The sunod, has less bad thoughts because he or she no longer thinks of himself but on God. Pabawas na ng pabawas yung mga masama niyang iniisip kasi ang iniisip na niya lagi si Lord. Kasi yung taong patay na sa sarili at si Jesus na yung nabubuhay, araw-araw yan nagbabasa ng Bible. Dahil lagi siya nagbabasa ng Bible, yung isip niya punong-puno ng Word of God. Kaya nawawala yung mga negative thoughts, mga pagdududa. 'Di ba yung demonyo sinasabi na hindi mo kaya 'yan, walang nagmamahal sa iyo. Sasabihin niya, sabi ng Bible, mahal ako ng Diyos. Sabi ng Bible, kaya ko 'to. Kaya hindi ako makikinig sa iyo. 'Di ba? Hindi siya natatalo ng kaaway kasi naka-focus siya sa salita ng Diyos. Kaya yung mga isip niya nare-renew lagi ng Word of God. Tapos sunod, is passionate for doing the will of the Father.
ang tao na nabubuhay talaga para kay Jesus, o nabubuhay si Jesus sa kanya, kahit ilang taon pa, kahit Lord, 10 years, 50 years, kahit ilang taon pa kita antayin, maglilingkod ako sa iyo. Sabi nga dyan, he never feels like he has arrived or that he is finished. Hindi niya na sinasabi na okay na, lipas na ako, tapos na ako sa mga ganyan. Tapos na ako sa paglilingkod, hindi ko na panahon to ngayon. Pero ang taong si Jesus yung mabuhay sa kanya, Lord, kahit gaano katagal, maglilingkod ako sa iyo ng buong puso. Na hanggang dulo, di ba, kaya gaya nga na sinasabi ko sa inyo yung mga sample kaila Charles Stanley, kaila Billy Graham, hanggang matandang-matanda na talaga. Passionate na gawin. Kahit nagaralgal na yung boses dahil lolo na. Pero nagpipreach pa rin ng Word of God, di ba? Ibig sabihin, ginagawa pa rin nila. Kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Kapag kayo ba yung mga nagtatamburin, pag tumanda na ba kayo, hindi na kayo magtatamburin. Di ba? Ang dami ko nga nakikita, tumatumbling pa nga mga lola, mga nag-aano. Yung sa Korea, yung mga lola yun, pero mga grabe yung mga ginagawang tricks, di ba, habang sumasayo. Kaya na, ayun nga, di ba, parang, tsaka lalo na sa ibang mga church, yung mga tatanda talaga, hindi sila pumapayag na, porque matanda na sila, wala na silang gagawin kay Lord. Kundi, kaya sa atin ba, ano yung age ng retirement na iniisip nyo? Ay, pag age ganto na ako, hindi na ako maggaganto. Ganun ba? O iniisip nyo hanggang makita nyo si Lord ng mukaan, gagawin nyo pa rin yung pinapagawa niya, di ba? Gagawin nyo pa rin yung mga paglilingkod. Pero ang taong patay na sa sarili, pag sinabi ni Lord na maglingkod ka pa rin, hindi ka pa magre-resign, tuloy ka pa din. Tasunod, is someone in whom God can fully trust. Yan, ang mga taong dead na sa sarili, ito yung mga tao na pinagkakatiwalaan ng Panginoon. Kasi bakit? Alam ni Lord din na, ay, yung tao na to, hindi niya uunahin sarili niya. Alam ko na matapat to, may nakatingin man o walang nakatingin, patuloy yan na maglilingkod sa Panginoon. Kaya di ba, yan yung mga pinagkakatiwalaan ng Diyos. Kaya sabi nga daw si Jesus, binigyan siya ng buong tiwala ng Father, ng God the Father. Kaya di ba, anong nangyari kay Jesus? Ano di ba, napagkatiwalaan siya after niyang mamatay sa lahat ng deaths na yon, na isipin niyo, si Jesus gusto niya ba yon na ano dun sa cross, di ba, yung lahat ng suffering, tanggapin niya. Pero kahit ayaw niya, sabi niya, not my will but yours be done. Para lang maligtas tayo, di ba? Kaya, ang nangyari, di ba, napagkatiwalaan siya ng Ama. Kaya kayo din, kung gusto niyo mapagkatiwalaan kayo ng Diyos sa maraming bagay, kailangan marami kayong mga debts na kailangan maranasan na kakalimutan niyo yung sarili niyo para masunod si Lord. Sunod, is and remains under authority. Yan, ito yung mga tao na to ay lagi pa rin sila nagpapa-under sa authority. Lagi itong may mga pastor, may mga mentor yan. Yung kahit na anong mangyari, lagi sila nagsasubmit sa authority. Kasi alam nila na, kunwari, for example ako, porque ba leader na kami ni pastor, wala na kaming leader. May leader pa din kami. Yung mga tinatanungan namin, nagpapapayo kami pag may mga problema, ganyan yung mga pastor din namin. Parang pag may mga ganito, parang kasi pag wala na kaming leader, pagka nakakagawa kami ng mga masawa, kunwari naliliko kami ng landas, sino magsasaway sa amin na mali kami, di ba? Kaya dapat kayo, huwag niyong payagan na wala kayong leader. Walang nag-guide sa inyo, wala kayong mentor, wala man lang kayong tinatanungan, nagpapapayo, di ba? Walang nagtuturo sa'yo, kasi pwedeng mapahamak ka. Wala na nag-check kung nagbabasa ka pang Bible. Wala na nag-check kung ma-attend ka pa ng mga prayer meeting o ng mga gawain. Dapat meron pa rin tayong accountability partner, di ba? Accountability group, di ba? Yung mga tao na itutulungan pa rin tayong sumunod sa Panginoon. Kaya, ayan yun, is and remains under authority. Kasi pag wala na, ay, gagawin ko na gusto ko. Kasi wala na naman nag-check sa akin. Di ba? Tapos sabi dito, death to self represents total obedience and submission to God beyond what his old nature tells him. Di ba na, ayan talaga, yung total obedience and submission to God. Kaya alam nyo ba, kapag kayo daw, kasi di ba, nagkakaroon daw ng greater level of power yung taong laging sumusunod. Kami dati, ni Pastor, oo lang kami ng oo sa mga pastor din namin. Sunod lang din kami ng sunod. Hanggang sa dumating yung time, maglilid din kami, di ba? Ganun. At alam nyo ba, habang nagsasubmit kayo na nagsasubmit, nagre-release ang Panginoon sa inyo ng power din, ng greater power. At sabi dyan, now, therefore, God will raise your family, life, ministry, business, when you place yourself under His authority or under delegated authority. Kapag ikaw, submissive ka sa Panginoon, i-raise up ka rin ng Panginoon sa buhay mo. Yan, kasi sumusunod ka. Tapos sunod naman, practices sacrifice as a lifestyle. Yan, yung ibig sabihin, kapag ikaw patay ka na sa sarili mo,
natural sa iyo yung pamumuhay ng may sacrifice. For example, di ba, pag mga ambagan, pag magbibigay ng give a gift, ganyan, may mga bigayan tayo sa give a gift, may mga bata tayong tutulungan, ganyan, papakainin, ganito. Di ba, parang lagi, pag may mga, ano, may mga sacrificing tayo, di ba, na gagawin, lagi ka nagte-take part dyan. Kunwari, hindi lang naman sacrifice yung toko sa money lang, kundi pwede ka rin mag-sacrifice ng lakas, sacrifice ng oras, di ba, para sa Panginoon. Kaya di ba, yan, kasi alam mo na, bilang kingdom priest, di ba tayo, mga naglilingkod tayo sa Panginoon. Lifestyle mo na yung mag-sacrifice. Kasi alam mo yun na, yung ano, alam mo ko yung ano yung nire-release nito in the spiritual realm. Di ba na, habang di ba yung sa altar nga, para magkaroon ng apoy yung altar, kailangan may sacrifice. Kaya every time na nagsisacrifice yung isang Kristiyano, nagiging on fire siya. Kasi lagi siyang may inilalagay dun eh, na magbe-burn. Kaya di ba habang tayo, lagi tayo nagsisacrifice para kay Lord, mas lalo tayong ano, nagiging on par. Ilan sa inyo nagsasacrifice pa rin kayo ng gumising ng umaga para hindi malate? Kasi ayaw mo malate ng Sunday school. Ayaw mo malate ng worship service. Kaya gigising ka ng maaga. Kahit sabihin mo, Linggo na nga lang ako nakakagising ng hindi ano eh, hindi sobrang aga para pumasok sa trabaho. Linggo na nga lang ako hindi makakagising ng ano para hindi pumasok sa school. Kaya nagpapalate ka, di ba? Pero si Lord ba, ano ba siya, worthy ba siya, nabigyan ng sacrifice pa din, di ba na? Kaya tingnan nyo, yung mga unfair na Kristiyano, sila pa rin yung excited pag Linggo. Maaga pa rin gumising, maaga pa rin umattend, ginagawa pa rin yung ano, mga tungkulin nila. Pero pag nagpapalit ka na, ibig sabihin yan, nawawala na. Nawawala na yung sacrifice. Parang wala-wala na lang sa'yo si Lord. Di ba kapag ganun? Kaya parang ayun nga yung tanong sa atin, di ba na, tayo ba, mahal pa rin natin si Lord kagaya ng una? Na kasi parang, ano parang yung sacrifice ba natin ng paggising ng umaga? Kaya pa rin ba natin na ano para mag-devotion? Tapos nagsasacrifice pa rin ba tayo ng OPM para magpuyat? Di ba? Kasi ganun tayo, ganun yung lifestyle natin ng pagsasacrifice kay Lord. Kaya minsan itong pambili mo rin to, pero nakita mo itong mga bata sa outreach walang pangkain, kaya bibigay mo, ganun. Kaya ilan pa rin sa atin yung nagsasacrifice pa din tayo as a lifestyle, di ba? Na ano, para mapakita na talagang mahal pa rin natin ang Panginoon. At si Jesus pa rin yung nabubuhay sa atin, o tayo na lang, di ba? Kasi yung katawan mo gustong matulog, kaya nagpapalit ka. Yung katawan mo gustong magpahinga. Pero nalilimutan natin yung dedication natin sa Panginoon. The sunod, walks the extra mile and puts forth the extra effort. Yan, ibig sabihin may mga extra, di ba? Na sinabi sa, ano, sa Christmas party, yung LG na to, chicken yung kanila. Pero nagulat tayo nung araw ng Christmas party, chicken tsaka Shanghai ang dala. Nag-extra, di ba? Hindi lang yung sinabi nila yung binigay, kundi nag-extra pa. Sinabi niya, ay pastor, magbibigay po ako ng 500 sa care group. Hindi lang 500 yung binigay nung araw na yun, kundi 700, di ba? Yung sabihin nag-extra mile tayo. Kaya parang ganito yung sa, hindi lang doon na sa pagbibigay, kundi sabi dyan, this person is willing to make the extra effort to sacrifice, pray and worship more. Pag sinabi mong, mag-pray tayo ng isang oras ha, mag-willing pa yan na mag-pray ng dalawang oras pa. Di ba? Ng isa pang oras. O pag nag-worship, okay lang po kahit na-extend tayo ng pag-worship. Di ba? Willing sila mag-extra. To carry the burden and give more of him or herself for God and His kingdom. Ay, naputol. Ayan. Kaya sabi dyan, di ba, na yung willing ka na talagang mag-carry ng burden para lang makagkaroon ng kapakinabangan sa kingdom of God. Yan. Kaya yan, ito yung mga tao na talagang nabubuhay na para kay Jesus. Na nag-willing magbigay ng extra. Nasunod, is not defensive when criticized. Yan, ito naman yung parang kahit na nagkalat, alam mo, parang nagkalat na sa church, kalahati na ng mga girls siguro, di ba, nakaalam na ng kwento mo. Nakaalam na tinitira ka, sinisiraan ka. Di ba? Pero, dito daw malalaman kung buhay ka pa o si Jesus na yung nabubuhay. Kasi sabi, ang tao daw na namatay na, di ba, hindi na niya dinedepensa ang sarili niya. Kundi pag sinasabi niya na hindi, okay lang. Hindi naman totoo yung kumakalat na yun. Tsaka si Lord naman yung defender ko. Siya yung darating din yung time, malalaman ng mga tao yung totoo. Kaya hindi ko na kailangan i-depend sa sarili ko. Pero kadalasan, di ba, kapag buhay pa yung tao, sasabihin niya, sinira mo ako sa LG nyo. Buong LG ko rin malalaman yung kwento ko. Di ba? Kaya parang mga ganun, parang ang nangyayari, di ba, kapag buhay pa sa sarili yung mga tao, di ba, dinidepensahan pa nila sarili nila. Kaya nagkakasira sila. Pero kapag
patay na nga tayo sa sarili natin, hindi na tayo nagde-depend, ay hindi na natin dinidepensa ang sarili natin. Di ba? Kundi, hayaan mo na si Lord, siya na bahala. Hindi ko na ipagtatanggol sa sarili ko. Malalabas din yung totoo. Di ba? And when you are criticized, does it bother you? Nababother ka pa ba kapag, grabe, ganun yung sinabi sa akin. Hindi ako papayag, magpo-post din ako ng ganito. Magmamaydi ako ng ganyan. Magchat-chat ako ng mga ano, papaliwanag ko na ganun. Yan, being defensive is a sign of not having died to self. Yan, kapag pumapalagpa tayo, ibig sabihin, buhay pa. Yan, tas sunod, lives a different reality. Yan, ito naman na, makikita mo, pag ikaw talagang patay ka na sa sarili mo, makikita mo sa labas, sa school, sa trabaho, sa pamilya mo, di ba? Makikita mo na, ba't ganun? Parang tingin na ng mga tao sa akin, iba na yung pamumuhay ko. Silang lahat papunta doon, pero ako pa ganun. Lahat, papunta, Friday night, ano, papunta, lahat sila papunta ng acquaintance party. Di ba, magpa-party-party sila. Tapos ako, papunta ako ng overnight prayer meeting, di ba? Sabihin, uy, sama ka na sa amin, sa acquaintance party. Sabi niya, hindi, ako may OPM ako eh. Di ba, nangyari sa amin yun eh, para no college. OPM, sakto yung acquaintance party, di ba? Pero parang kami na mga nag-care group, sa ano kami, lahat, OPM. Pero yung mga iba, di ba? Pero may classmate din kami nag-ano, may kasama rin kami sa care group na nag-acquaintance. Kaya di ba, para makikita mo doon, sino ba yung patay na sa sarili? Sino pa yung buhay? Di ba? Na makikita kasi sa pamumuhay mo na, ba't ganun? Ako, iba na yung ano ko, di ba? Pero sila, makikita mo na iba na yung nagiging landas mo. Kaya, dito ka na rin nawawala ng kaibigan. Na yung mga worldly friends mo, sabihin sa'yo, iba ka na, ayaw na namin sa'yo. Kasi gusto mo na ng maka-Diyos na pamumuhay, di ba? Kaya yung mga ibang mga kaibigan mo, iniiwang ka na nila. Kasi, wala na, iba ka na. Hindi ka na namin mahiyaya sa mga kalokohan. Di ba? Kaya yan, lives a different reality. Kaya buhay ka pa kapag nakaka-appear pa kayo lahat ng mga worldly friends mo. Pero kapag na-offend na sila sa iyo, parang iba ka na. 'Di ba? Hindi ka na ata ano ba, ganyan 'yan. Doon mo naman nararamdaman na may mga pag-separate na. Pag lumalalim ka na kay Lord. Tapos sunod, cannot be resisted by Satan. Yung mga taong nabubuhay para kay Lord, alam niyo hindi siya kayang talunin ni Satan. Bakit? Kasi pag tutuksuin siya ng kaaway na, "Oh, gawin mo 'to, gawin mo 'yan," sabihin niya, "Uy, patay na ako diyan. Patay na 'yung ano, 'yung mahilig sa ganyang gawain." Patay na yung nagyoyosing ako. Patay na yung umiinom na ako. Patay na yung ano yung nagigames ng mga ganito at ganyan. Patay na yung nagbebenta ng droga. Patay na yung ano yung nagpa-party-party sa club, di ba ganun. Patay na yung ganun. Patay na yung babaerong ako, ganyan ganyan. Kaya di ba? Kaya pagka ano kapag patay na siya sa sarili, hindi na siya matatalo ni Satan kasi wala na eh, di ba? Patay na yung tao na tinutukso niya. Kaya sabi niya, lumayas ka in Jesus' name, di ba? Kapag nire-rebuke niya yung demonyo, lumalayas talaga kasi hindi na nga siya nabubuhay sa sarili niya, si Lord na. Kaya takot na kay Jesus yung demonyo na yon. Sunod, does not hold on to anything that God gives him or her. Yan, ito naman, wala siyang ano 'yun, wala siyang tinatabi para sa sarili niya pag tungkol kay Lord. Eh, yung kunwari pag sinabi, "Uy, ano, brother, pwede bang magamit yung bahay niyo ngayon para sa Bible study?" Ay, oo naman, syempre. 'Di ba kung para sa gawain ni Lord 'yan, pwede sa amin. 'Di ba? "Uy, pwede bang magamit ngayon yung sasakyan mo kasi merong tayo mga bubuhatin para sa outreach?" Oo naman, syempre. Oo ba, parang saan ba, 'di ba? Yung parang pag kunwari kailangan yung lahat ng meron ka. Pwede ba yung camera mo ngayon? Kasi ano eh, meron tayong ano sa kailangan picturean para sa gawain. Oo naman, no. 'Di ba? Sino sa atin yung ganun na lahat ng meron kasi nasabi mo, lahat naman ng meron ako kay Lord 'to eh. Bakit ko naman ipagkakait sa kanya, 'di ba? Lahat ng ito binigay niya lang sa akin. Kaya lahat ng meron ako, nagagamitin ko para sa kapurian niya. 'Di ba? Kahit ako nga cellphone ko, parang personal na cellphone na, 'di ba? Pero yung cellphone ko ilang years nang ginagamit para sa church. Kung sino-sino humahawak. Di ba? Para magamit nga. Tapos, kahit minsan sa bahay din, di ba, para mapagamit yon sa mga gawain. Parang sa atin, di ba, pagka inisip mo, hindi pwede to. Akin lang to. Di ba? Ay, hindi pwede to sa mga, ano, para sa church. Magugulo, ganyan, ganyan. Di ba? Pero sa atin, di ba, gano'n tayo ka-willing na ibigay para sa glory ng Panginoon lahat ng meron tayo. Pero yon ang taong patay na sa sarili,
lahat ng meron siya, willing siyang open yon para sa glory ng Panginoon, para mapagamit. Tas huli, is committed and surrendered to God. Yan, ang taong patay na sa sarili at si Kristo ang nabubuhay, totally na yung committed and surrendered to God. Nasuko niya na yung sarili niya. Sabi niya, to this person, the Father is everything. His or her beginning and end. Ang nasasabi niyo ba yung Lord, ikaw yung reason ba't ako nabubuhay? Yan, pag nasabi mo yon, ang lalim mo na. Dumalalim ka na. And He is Lord and Master of His life. Good days, time being, gifts and possessions. Di ba na lahat sa buhay niya, pinakamahalaga ang Panginoon. And He is willing to do and to give whatever it takes for God. Na naman yung i-require ng Panginoon sa kanya, willing siyang ibigay yon. His commitment is that of a person who has no other motive in life other than God. Di ba? Other than Him. Kaya para sa kanya na, Lord, ikaw ang lahat sa akin, kahit anong paggawa mo sa akin, willing ako. Kaya sabi nga rin dito, if you are dead to something that used to be a temptation to you, kunwari daw, kumakatok si Satan sa buhay mo. Kumakatok siya, tao po. Sabi niya, sino yan? Ano to, babae to. May dala akong babae para sa iyo. Di ba babaero ka? Sabi niya, patayin na yun dating akong babaero. Maganda to. Tsaka mas sweet to sa asawa mo, di ba? Yung asawa mo ngayon, magkaaway kayo. O ito, may dala ako sa iyo dito, mas sweet to. Di ba sabi niya, hindi. Magbabati rin kami ng asawa ko. Lumayas ka in Jesus' name. Patayin na yung babaero na ganun. Tapat na ako ngayon sa isang tao, di ba? Kunwari, kumakatok sa iyo, di ba? Tao po, sino yan? Games to, yung mga favorite mong games. Ay, naku, patay na si Aaron na mahilig sa games. Di ba? Ay, wala ka nang babalikan sa akin. Sabi niya, tignan mo, yung nilalaro mo kasi dati, level 1 lang yun. Eto, level up na to ngayon. Di ba, may dala ako, tignan mo muna. Iba na to. Sabi niya, hindi, patay na ako dyan. Hindi mo na ako, lumayas ka, wala kang lugar sa buhay ko, in Jesus' name. Di ba? Kaya kapag tayo, kinakatok na naman tayo ng demonyo sa mga bagay na tayo dati. Pagpatay ka na sa sarili, masasabihin mo lang, lumayas ka na, patay na yon, patay na yung Mary na hinahanap mong yon. Di ba? Hindi na ako mahilig dyan. Kahit dati, di ba, ako gamer talaga ako. Siguro nga, kung hindi ako na bago ng Panginoon, kasama ako sa mga YouTube na nag-live stream ng games, yung mga ganun ng mga, tsaka parang ano, kasi parang, yung mga nilalaro ko kasi parang pang mga lalaki yung mga laro ko. Kaya parang yun, tas yung hilig ko rin sa K-drama, di ba, sa mga kahit magpuyat, yung utak ko, kahit nasa school ako, nasa K-drama yung utak ko. Di ba? Yung parang lahat ng mga bagay na yun, kinaano ng kaaway. Pero dumating sa time, sabi ko, tapos na sa akin tong K-drama na to. Tapos na rin sa akin tong mga games kong to. Tapos ilang pagod service yun, lagi kong sinusunog yung mga games ko. Taon-taon, hanggang sa mawala na talaga totally. Tsaka yung mga K-drama din, minsan sisingit ko sa ano ko, ganun. Pero dumating sa time sa sinabi ko, ayoko na. Tapos na kayo sa akin. Gusto ko na talagang gamitin ako ni Lord. Kaya nangyari nung time na yon, ayun, tuwing ko nga katok yung kaaway, may nagyayaya sa akin, laro tayo, ayoko na. Parang kahit ako gusto ko, pero sabi ko, ayoko na. Ayun yung self-denial. Yung, hindi, ayoko na, patayin na ako sa ganyan. Di ba? Yung sasabihin, favorite mo itong inumin, o itong alak na to, dala ko yung favorite mo. Hindi na, hindi ko na favorite yan, patayin na yung may favorite dyan. Diba? Parang ganon. Kaya yun yung sabihin ng self-denial na pag ganon, sabi, pag kumakatok si Satan sa inyo ng ganyan, sabi, rather, pag kumakatok siya, it will find the door closed. Makikita niya, hala, totoo talaga tong die to self na to. Katok na ako ng katok dito, hindi binubuksan. Totoo talaga na hindi na nga siya na-addict sa K-drama. Sinuko na nga niya yung, patay na nga talaga yung mahilig doon. Patay na talaga yung mahilig sa games. Tsaka yung ano, dati rin, diba, pag nakikipag-away din ako, nang pa-flood ako ng tao, yung tatadtarin ko siya ng text, ganito ka, ganyan ka, ganyan. Di ba, pumapatol talaga ako. Pero dumating sa time, tapos na ako dyan. Kahit ano sabihin nyo, kung di naman totoo yan, ba't ako papalag? Pag pumalag ako, sabihin nyo, matotoo pa yung kinalat na paninira. Di ba? Kaya parang ganun sa akin, bahala na kayo dyan, basta di ko kayo gagantihan. Ganun. Dumating na ako sa point na ganun, na wala na akong pake sa mga mga sinasabi, ganun. Basta, alam mo na ano, sinusunod mo yung salita ng Diyos. Kaya sa atin, di ba, kaya wala na magagawa si Satan sa inyo kapag, ano, ganun, na nagdagdag to self na kayo. Sabi nga dito, when we grow tired of allowing the enemy to have a hold of us, pag dumating sa time na pagod ka na sa ginagawa ng demonyo sa'yo, lagi na lang niya akong tinatrap dito.
Di ba? Pero pag ikaw, when we decide to die to self, by surrendering our whole self to God, He can give our life a total turnaround. Nga, di ba? Na kapag sinuko na natin yung sarili natin kay Lord, makikita nyo, magbabago talaga ang lahat. Kaya alam nyo, ito, tandaan nyo to, sabi dito, while you live on this earth, you will be required to die to self daily. And you will die many deaths. Di ba pinili nyong sumunod kay Lord? Tandaan nyo, kailangan nyong mag-die to self. Di ba? Sabi nga ni Catherine Kuhlman, kung napanood nyo yung mga video ni Catherine Kuhlman, kung gaano ka-powerful yung mga nangyayari sa gawain nila. Di ba, sabi sa kanya, Catherine Kuhlman, paano mo na, ano ba sikreto mo, bakit ganyang kalakas yung anointing mo? Sabi niya, abang lumuluha pa nga siya nun, sabi niya, I die daily. Sabi niya, hindi niyo alam kung gaano ka ano, katindi yung sinuko ko kay Lord. Sabi niya, I die daily. Namamatay ako sa sarili ko araw-araw. Di ba? Sobrang hirap para sa kanya. Sabi niya, matagal na panahon na nung namatay si Catherine Kuhlman. Patay na siya. Di ba? At si pinili na daw niya na si Lord na yung mabuhay sa kanya. Kaya di ba, minsan pag dinedesire mo na, Lord, sana gamitin mo rin ako. Gamitin mo yung buhay ko. Sana magkaroon po ako ng impact. Pero hindi yun mangyayari hanggat buhay ka pa. Magiging kapakipakinabang lang yung buhay mo kapag pinili mo ng mamatay sa sarili mo. 4 years ago, na-preach ko yung How to Hate Your Life. Sino nakakaalala nun? Yung How to Hate Your Life. Di ba kasi iba dito, 2 years pa lang kay Lord, 3 years pa lang kayo. Hindi nyo pa napakinggan yan. Pero di ba sinabi ko dun sa How to Hate Your Life, yung talagang kamuhian mo na yung buhay mo, hayaan mo nang si Jesus na yung mabuhay. Na yung buto doon, di ba sinabi sa Bible yon, na pag yung isang buto na yon itinanim, di ba parang kala mo nilibing siya. Pero kapag pag tumubo siya, nagiging puno, nagiging marami yung bunga niya. Di ba? Kaya pag ikaw talaga, pinili mo mamatay sa sarili mo, doon ka na magiging kapakipakinabang sa Panginoon. Kapag hindi mo na yung puro sarili mo yung iniisip mo. Kaya sabi dyan, di ba, na atong pagda-die to self talaga, decision to. Hindi ko to pwedeng sabihin, parang hindi ko pwedeng sabihin, Paul, maano ka, mamatay ka na sa sarili mo, ganyan-ganyan. Hindi ko yun magagawa para sa kanya. Kailangan mag-decide siya. Di ba? Kaya ang Panginoon din, ganun siya. Iniimbitahan niya tayo. Sabi niya, come and die. Di ba? Sabi ni Lord, lumapit kayo at mamatay. Pero, hindi niya sinabing sapilitan, di ba? Kundi, ikaw talaga mag-decide. Pero, if anyone talaga decide to follow Him, let him deny himself, take up his cross, and follow Him. Di ba? Na talagang ganun yung nire-require ng Panginoon. Kaya, sabi nga dito, you will never be more in charge of yourself until you completely belong to God. Minsan iniisip mo, eh kasi pag sumuko ako kay Lord, hindi ko na magagawa yung gusto kong gawin. E di, mas lalo na akong hindi in charge sa buhay ko. Pero yun yung kamalian natin, baliktad. Kasi mas lalong binigay mo yung sarili mo kay Lord, mas lalo na magiging in charge ka sa sarili mo. Di ba? Mas lalong kala mo, eh kasi binigay ko na yung control kay Lord, ayan, hindi ko na magagawa gusto ko. Doon ka nagkakamali. Mas lalong mangyayari yung gusto mo, talagang mangyari sa buhay mo kapag sinuko mo yung sarili mo kay Lord. Kasi yung gusto ng Panginoon, laging best siya kesa sa iniisip mo. Sabi rin dito, Christ will only be Lord of the areas that you surrender to Him. Naalala nyo yung ano? Yung master's bedroom. Di ba yung hindi niya binigay yung isang room lang yung binigay niya kay Jesus? Pero hindi niya binigay yung isang buong mansyon. Di ba? Kaya na-attack pa rin siya ng kaaway. Pero di sabi ni Lord, ibigay mo kasi sa akin yung buong mansion mo. Lahat ng area, lahat ng kwarto dyan. Para ako na yung maging Lord dyan. Para ako yung magbantay sa'yo. Di ba? Kaya, nung binigay na niya lahat yun kay Lord, na parang, sa ano ba, sa love life, ay Lord, pag love life, huwag ka makikialam dito. Sa finances, sige, kaya ko naman bigay tithes ko, tsaka offering, eh, pledge, okay lang yun. Pero love life, huwag ka makikialam, Lord, ha? Ako pipili. Sa trabaho ko, ay 50-50 lang Lord, onti lang masusunod ko sa iyo doon. Yung ano lang, hindi lahat. Kasi may mga gusto pa rin po akong mangyari doon eh. 'Di ba? Parang sa mga ano, parang may mga ganun tayo Lord sa pamilya. Wala na, hindi ko po kasi talaga kaya maging Kristiyano sa pamilya ko, masama ugali ng mga kapatid ko, yung mga magulang ko ganto. 'Di ba? Parang masusunod kita pag sa church, pero pag sa family hindi na. Tsaka love life wag po 'yun Lord. 'Di ba? Parang ganun, pero sabi nga dito, ano sabi sa Matthew 7:21? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven.
but only the one who does the will of my Father is in heaven. Di ba yung sabi ng Panginoon dyan, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Lord, Lord, papasok sa langit. Kundi ang papasok lang doon, yung mga gumagawa lang ng kalooban ko. Di ba? Kaya hindi porque, Lord, Lord, Lord kita, tawag ko sa'yo, Lord eh, bakit hindi ako makakapasok sa langit? Ikaw, di ba sabi ng Panginoon, ikaw na masama, di ba, at ginagawa mo lang yung mga gusto mo, itatapon ka doon, di ba, ganun yung sabi sa Bible, na lahat ng mga pinipili nila yung sarili nilang kalooban, hindi yun, hindi talaga yun yung, hindi porque nagsasabi sila lang Lord, di ba, ay makakapasok na sila doon, kundi sabi ng Panginoon, ang totoong mga tinanggap ako bilang Lord, ginagawa nila yung kalooban ko. Di ba? Kaya, tanongin natin yung sarili natin, di ba? Si Lord ba ay Lord na ng lahat ng area ng buhay natin? Para lang tong chapter 2, di ba, ng 1-1. Parang lordship lang. Tsaka naalala niyo yung kwento na yung sa Donghae na video. May, yung sa cartoons na yon, may isang lalaki, may isang Christian. Tapos, binigyan siya ng cross, di ba? Nagbubuhat siya ng cross niya. Tapos, habang naglalakbay siya, habang buhat niya yung cross, di ba, take up your cross kasi. Habang buhat-buhat niya yung cross niya, sabi niya, ang bigat. Kaya may kutsilyo siya, binabawasan niya. Yan, medyo gumaan na. Tapos pag lakad na naman siya, ang bigat na. Bumibigat habang tumatagot. Binawasan na naman niya na binawasan. Hanggang basta tuwing naglalakbay siya, binabawasan niya na binabawasan. Hanggang sa nakarating siya sa dulo, ayun na pala yung final. So, may tatawi rin pala doon, di ba, na ganyan, may bangin. Ang pantulay pala niya doon, yung cross na buhat niya. Eh kaso dahil pinutol niya ng pinutol, pinanipis niya ng pinanipis, naging maliit na. Sabi niya, hala, hindi na ako makakatawid dun sa kabila dahil pinailiit niya ng pinaliit yung cross niya. Minsan mga ganun din tayo, Lord, hirap naman, bawasan niya yung cross. Hirap naman sumunod, Lord, bawas na naman. Ay Lord, hindi ko magagawa yung ganyan, bawas. Di ba, ganun na naman. Kaya nangyayari, itong tao na to, hindi nakarating sa langit, di ba, kasi hindi niya ginagawa yung kalooban ng Diyos. Puro sarili niya. Kasi Lord, nakakapagod naman. Pagod na ako eh. Kaya hindi ko na ginagawa yung ganito. Tsaka Lord, may bibilin pa kasi ako kaya hindi na ako nag-tights. Eh kasi Lord, napapagod na rin ako magturo kaya ayoko na eh. Diba? Puro sarili. Nakalimutan na mag-diet to self. Kaya yun, sa ending, nalaman niya, naku po, ganun pala kahalaga yung buwat kong cross. Pantawid ko pala yun sa eternal life. Diba? Pero maraming mga tao, mas nagsettle sa buhay lang na to. Kaya di ba sabi nga doon sa kanta ng hymnals na Old Rugged Cross, sabi dyan, so I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Na Lord, kakapitan ko tong cross na to. Kasi one day, ipagpapalit ko to sa crown. Di ba na? Yung binubuhat mo na cross na yon na parang isipin mo sakripisyo para kay Lord. Pero one day pala, pagharap mo sa Kanya, papalitan pala niya yon ng corona. Diba? Kinanta nga natin kanina yung diba? Ano yan? We fall down, we lay our crowns, diba? At the feet of Jesus. Ililay down mo sa Kanya, diba? Kung hindi ka nagda-die to self, wala ka ng sakripisyong ginagawa para sa Panginoon. Kaya at babalik pa rin tayo dito sa laging tinuturo ni Bishop. Yung no cross, no crown. No scar, no star. Kung wala kang binuhat na cross, wala kang pagdadayo to self na ginawa sa buong Christian life mo, o ikaw yung unang Kristiyano ka, dami mong sacrifices kay Lord, pero nung tumagal na, wala na. Diba? Pero hindi dapat ganun. Kasi hanggang makita mo ng mukhaan ng Panginoon, kailangan dala natin yung cross na yon. Kasi no cross, no crown. Diba? Wala kang crown na iaabangan doon kung wala kang sinurrender para sa Panginoon. And no scar, yung mga sugat natin, di ba, papalitan niya ng mga star one day, ng mga rewards mula sa Panginoon. Kaya di ba nakalagay dito, namatay siya para mabuhay ka. Karapat-dapat ba siyang pag-alaya ng buhay mo? Di ba na, si Jesus tiniis niya nga yung krus eh, dininay niya yung sarili niya kay Diyos siya, para mabuhay tayo, para maligtas tayo. Kaya ikaw, si Jesus ba deserving ba siya? Nabigyan ng pagsamba mo. May kanta tayo, di ba? Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat pag-alaya ng pagsamba. Karapat-dapat ba talaga si Lord para sa'yo? Di ba? Kaya, kung totoong karapat-dapat siya, di ba? Deserving ba si Lord na puntahan sa church ng maaga?
Deserving bang na gumising na maaga para makausap siya? Deserving ba si Lord na deserving ba si Lord na pagpuyatan sa OPM? O minsan mga midnight prayers na ginagawa natin. Deserving ba si Lord na bigyan pa rin ng mga malaking mga best na mga offering natin? Deserving pa rin ba si Lord sa mga ministry na binibigay natin talaga yung best natin sa lahat ng mga ginagawa natin, di ba? Kaya deserving pa rin ba siyang paglaanan ng oras? Deserving pa rin ba si Lord na effortan? Di ba? Tanungin natin yung sarili natin. Noong linggo, na basta yun yung naano ko sa habang nag-worship kasi. Naiiyak ako kasi ang sinasabi ni Lord sa akin, parang sinatanong niya tayo na, Sam the Light po tatan, mahal niyo pa rin ba ako? Parang ganun yung sinasabi niya na, parang kung mahal niyo pa rin ako, mahal niyo pa rin ako hanggang ngayon, bakit magiging paano na? Yung mga paglilingkod natin, pawala ng pawala, paunti ng paunti yung ganito. Ganun kaya sa MMM, may mga tinatamad na daw sa logistics, sa mga, di ba dito sa choir, kumukonti, di ba? Parang yung mga paglilingkod ba natin, di ba? Si Lord ba, ano pa rin, deserving pa rin ba siya? Nabigyan natin ng the best na paglilingkod. Na pag Sunday pa rin ba, gusto mo bang bumalik yung excitement mo kapag Linggo, agahan mo pumunta dito. Kasi pinapakita mong hindi ka excited pag late ka. Na, pero pag inagahan mo, babalik talaga yung excitement mo sa Panginoon. Babalik yung love mo sa Kanya. Yung mga, tas naiyak ako ng iyak ng Linggo kasi pinapaalala sa akin ni Lord yung mga ginagawa ko dati. Sabi ko, oo nga Lord, basta nagre-repent ako na, oo nga, dati ganun yung ginagawa ko, ngayon hindi na. Kaya nung parang 2 weeks na, may 2 weeks akong binabalikan ng mga ginagawa ko dati. Na oo nga, ganito nga pala ako magsakripisyo para sa Panginoon. Na 2 weeks ko nang nagagawang steady. Ganun. Kaya pag nagawa ko na ng 1 month yun, parang nababalikan ko, oo nga, dati ganito pala ako. Parang na-realize ko tuloy na totoo pala talaga yung nakakalimot. Totoo talagang pwede tayo makalimot sa lahat ng natutunan natin. Pwede talaga tayong makalimot sa lahat ng na-experience natin. Kaya talagang nasa sa'yo yan kung ano, kung yun nga, na tanungin mo sarili mo, mahal mo pa rin ba si Lord? Gaya ng una. Deserving pa rin ba siya sa iyo hanggang ngayon? O parang wala na, hindi na siya mahalaga. Pero sabi sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Kaya di ba, more than anything, ang gusto ng Panginoon sa atin, ihandog natin yung sarili natin sa Kanya. Di ba, na nandyan pa ba yung puso natin para kay Lord? Di ba? At di ba, ito nga yung tatlong letter S, di ba, na tinuro rin ni Bishop dati. Yung tatlong S na self-denial, self-sacrifice, and self-surrender. Ito yung musical note to God's ear. Na pag sa notes nga, di ba, sa mga chords, may tatlong note doon, di ba? Na kapag pinlay mo yan, ayan yung nagiging magandang tunog sa pandinig ng Panginoon. Na kapag in-offer na natin yung sarili natin na, Lord, suko na po ako sa sarili ko. Kaya ako napapagod sa Christian life kasi ako lagi yung nasusunod. Pero this time, Lord, gusto ko talaga na ikaw na po yung mabuhay sa akin. Gusto ko na po magkaroon ng self-denial, self-sacrifice, and self-surrender. Kaya diba si Jesus ba worth it? Kinakanta natin na, worthy, you are worthy. Lord, you are worthy of all praise. Diba? At alam nyo, yung lahat ba ng mga ginagawa natin itong effort sa Panginoon, worthy ba yan one day? Sabi nga sa kanta rin na hymnal na to, it will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Di ba na, one day na kapag nakita na natin ng Panginoon ang mukaan, masasabi natin na talagang worth it lahat. Di ba, ng mga ginawa nating pagsunod pag nakita na natin siyang mukaan. Kaya, ayun nga, di ba, ito ay isang desisyon, di ba, na kung magda-die to self tayo. Kaya, I pray na nangusap ang Panginoon sa inyo ngayong umaga.